Good morning, Grade 11, and welcome sa Module 1 ng inyong Personal Development. And pauna ko na lang agad, ano? After watching itong video na to, actually yung sabi ko kalakaraan, hindi lang video discussion ang ibibigay ko sa inyo, answers na mismo sa module ang ibabahagi ko sa inyo. Kasi maliban dun sa idea na subject siya, much more on nandun ako sa priority na talagang maintindihan ninyo at maparating ko sa inyo kung ano ba talaga yung aim itong personal development, which is yun yung i-discuss natin ngayon. Aim niya, yung pinanggagalingan, and ano yung magiging objective sa inyong mga estudyante na dumaan dito sa personal development na subject. Okay, so huwag niyo lang masyadong dibdibin ano, yung module. Mas mahalaga pag chineko yung module niyo, mas importante sa akin kung ano yung content niya kaysa dun sa bumasi kayo sa technical side ng mga subjects, no? Yung 1 plus 1 equals 2, much more on dun sa mga in-discuss ko, sa mga questions ko, na mas deeper yung inyong mga answers. Okay? Doon ko kasi makikita kung talagang merong development na nangyayari, or at least kahit na hindi mangyari, at least may learnings na nakarating sa inyo, no? Sa mga discussions per topic, no? Anyway, i-discuss ko mamaya yan dito sa reflection, no? So, isa rin, kaya magandang video na to, sa first module pa lang, marirealize ko na agad kung sino yung mga estudyante, sino yung mga grade 11 na talagang pinapanood yung mga video ko, no? Kasi nakarating din sa akin na hindi naman lahat sa inyo, and even while checking your modules from the previous semester, hindi naman lahat ay pinapanood yung video discussion, no? So, kasi may mga changes akong ginawa sa hawak nyo ngayon ng mga modules, and malalaman nyo lang yon if pinanood nyo yung video na to. So, pag sabihin nyo nito sa akin on Friday, on the 15th, ay doon ko ma-realize kung talagang nanood kayo or hindi ng video na to. Okay? So, ano yun? I-test na rin to, itong video na to. Okay? So, let's start. Unahin ko muna itong pag dito sa, ano yun, sa module. Pahapyaw lang. Mabilis na pahapyaw lang. So, sa introduction ninyo, basahin ko lang. Personal development is a lifetime process marked by laughter, sweat, and tears. It is the journey of an individual toward self-discovery and self-acceptance. So, yun yung personal development. Mamaya, i-distinguish natin yung pagkakaiba ng personal development sa personality development. Kasi sabi ko sa inyo from the previous video, ang personality development, ginagamit yan pag-college. Pero dito sa senior high school ninyo, ang term yan is personal. So, sir, ano yung difference? Mamaya, tingnan natin kung ano yung difference. Okay? So, itong personal development, kahit na subject lang siya, hindi naman to abrupt, hindi naman to madalian. Na after this semester, after this subject, meron na agad nangyaring development sa inyo. So yun yung aim ko, no? Hindi sa ma-develop kayo, but at least magmaibigay sa inyo yung realization na dapat merong magbago. No? Dapat nandun kayo sa, merong transition, and ma-realize nyo na dahil nandun kayo sa transition na yun, meron kayong kailangang isaalang-alang doon sa transition from childhood to early adulthood. Nandun kasi kayo sa gitna. Ang tawag doon ay adolescent. So, yung development na yon, sabi nga dito, is a lifetime process. No? Nade-develop naman tayo, hindi lang sa pagtulog, o kunyari, yung iba sa inyo, may napanood lang na inspirational video, kinabukasan, nagbabago agad. Okay, so, lifetime yung process ng development natin. At hindi lahat ng development, hindi lahat ng pagbabago ay dahil sa laughter, no? Kasi karamihan, binabago tayo ng pagkakataon, lalo na pag yung pagkakataon na yun ay hindi natin makakalimutan because of pain, sometimes, no? Most of us nagbabago dahil sa sakit, no? Doon sa sinasabi dito na tears and sweat. So, yun. Next, during adolescent stage of human development. So, kaya ngayon ino-offer ko sa inyo, ages 14 to 16. Hindi ko alam kung may 17 na sa inyo. So, kaya ino-offer ko sa inyo. Kasi nandito kayo sa transition na yun. Yan sinasabi ng transition kanina. Kasi nandito kayo sa stage na yun. Kaya ino-offer sa inyo yung personal development ngayon para yung mga changes na nangyayari sa inyo
physically, emotionally, ay malaman nyo na hindi siya kakaiba sa inyo. Lahat ng tao ay pinagdaanan yan. Mga parents ninyo, yung pinagdadaanan nyo ngayon, naranasan din nila yan. Okay? So, ang maganda lang sa inyo ngayon, and given na rin na may subject kayo ng ganito, marirealize nyo, mas lamang kayo na naiintindihan nyo kung ano yung mga changes and eventually, ma-realize ninyo na dapat meron kayong gawin sa mga changes na ito. Merong realization doon sa mga changes na nangyayari. Okay? So, bakit ino-offer ito sa inyo? Sabi niya sa introduction niyo, the individual, it is you, the individual, finds himself or herself at a vulnerable spot. Okay? So, kayong pinaka-vulnerable sa edad na to. Kasi, dito nangyayari sa inyo yung identity crisis. No? Hindi nyo alam kung sa kanino nyo ibabagay ang inyong sarili. Hindi nyo alam kung kaninong pagkatao ang ibibihis ninyo, ang inyong isusuot. No? Kayo bang pagkatao? Sa idol ko ba? Sa father ko? Sa mother ko? Hindi natin alam. Kay ate, kay kuya. Kaya minsan may mga lalaki ang nagiging ang sinusuot katauhan ni ate. Meron mga babae, sinusuot katauhan ni kuya. No? Bakit may mga ganong bagay. So, yung subject na to is for you to understand kung bakit merong mga ganong changes sa inyo. Okay? Kung bakit merong mga ganong nangyayari. Unique ba to? Hindi. Bakit kaya yung isa pang nakakatuwang question, ano? Bakit nung early age ko, elementary or even hanggang second, hanggang grade 8, ano? Gusto ko kasama ko palang yung parents ko. Bakit bigla na lang pag-isip ko, ayoko na silang kasama. Bigla na lang na ayoko na lang pumupunta sila ng school. Ayoko na na tinatawagan nila ako sa phone kung saan ako. Diba? But anong ibig sabihin nun? Normal ba yun? So, yun yung mga bagay na mapaparealize sa atin ng subject na to. Okay? So, now let's move on. Okay? Let's define and distinguish between personal and personality. Okay? So, yung sa inyo ngayon ay personal development. So, by definition, itong subject nyo ngayon, focus doon sa inyong behavior. No? So, si ako, behavior ko towards others. Kaya sa mga following modules ninyo, ang magagawa ninyo, ang may encounter nyo, is all about relationships. Me to my family, me to my friends, and also romantic relationship. I-deal natin yun. Kasi yun yung focus ng personal development. Ang behavior ng tao. So, anong pagkakaiba nun, sir? Sa personality development. So, dito nakasundan, personality means qualities, mga attributes, physical and social state. For example, pag sinabi natin personality development, ito yung mga subject na may fine dining, yung sa social graces ninyo, ha? Paano, yun yung social state na sinasabi dito. Ano dapat yung attire mo sa particular event? So, personality development yun. Yung, table manners, table etiquette pala. No? So, dun pumasok yun sa personality development. How you groom yourself, doon sa kunyari may interview kayo may public speaking, okay, mag-a-address kayo, magpapakilala kayo ng isang kilalang tao, yun ang may kinalaman sa personality development. Okay, so yun yung nadadaanan niyo sa English kay Sir Birch, yung oral com pag grade 12 ninyo. So yung mga bagay na yun, it pertains to personality development, yung physical, yung nakikita, yung title, no? For example, ako teacher. So, si teacher, kaya ganito ako, kasi dumaan ako sa personality development. Itong ginagawa ko na to ay may kinalaman sa personality development. But, pag tinanong, paano ka makipagkapwa, sir? Ano yung relationship mo towards your family, towards your friends, towards your coworkers? Ano yung attitude ko sa pagdating sa bagay na yun, doon na may kinalaman si personal development. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng iba ng dalawa. Si personal behavior towards others, si personality, get up ko. No? So, yung buong ako,
yun yung sige personality. And mainly physical, yun nakikita lang. Si behavior kasi, ano yan, mas broad siya. And development, syempre, is a process of growing. Kaya hindi sabi, nasabi ko kanina, hindi madalian yung, ano to, pag-isip, kunyari, napanood mo to, may nakuha ka, tinamaan ka sa sinabi ko, kinabukasan, okay ka na agad, no? Or nabago na agad yun. Hindi. Ang proseso kasi ay matagal, no? Ang pag-grow natin, hindi natatapos at a certain stage of life, no? Kahit na matanda na tayo, kahit na senior citizen na, meron pa rin bago, meron pa rin growth na nangyayari sa atin. Hindi lang sa height, no? Hindi lang sa itsura, maraming growth, especially dun sa emotion natin, sa behavior and attitude natin. Meron mga development nangyayari. So, yun yung ibig sabihin. Yun yung distinction ng personal and personality. Now, punta tayo sa, tingnan nyo na lang yung module ninyo ha. Sabi ko nga, meron mga nabago dyan. So, marirealize ko kung nagigets nyo yung mga sinasabi kong pagbabago if napanood nyo ng buo itong video. Okay? So, sunod natin si define. Let's define personal development. So, sir, ano bang matututunan namin sa personal development by the end of the semester? So, personality development, sa ibibigay ko is picture sa inyo ng libro na ginamit ko for your module 1. Okay? So, ito ah, 6 pages to. Ayun. Ibibigay ko naman sa inyo. So, tingnan na lang kung paano nyo itindihin. So, mainly, ang personal development by definition is journey. Yun na yung development. Journey of self-discovery. Mamaya, tingnan natin dito sa reflection kung ano yung papagawa ko para makatulong sa inyo sa self-discovery. Pero mo, sarili mo na hindi mo pa pala kilala. Kaya minsan, meron mga tao sa atin, especially at your age, merong identity crisis. Pag sinabi kasi identity crisis, hindi ko alam kung kaninong group of people ako sasama. Hindi ko alam kung kaninong barkada ako. Kasi pagkasama ko sila, okay ako. Pagkasama ko to, okay din naman ako. Pero minsan, natutorn ka between choices kung saan yung mas gusto mo doon. Kasi nga, hinahanap mo pa yung sarili mo. Kumbaga, nawawala ka pa. Hinahanap mo pa. Yun. So, self-discovery. So, per topic dito sa personal development, ay makakatulong sa inyo na madiskubre pa kung ano talaga yung mas malalim na ibig sabihin, mas malalim na pagkilala sa inyong mga sarili. Next, aside from self-discovery, of course, self-improvement. Pag na-discover mo yung sarili mo, makita mo yung mga weaknesses and strength mo, siyempre, magkakaroon ka ng improvement. Yung mga weaknesses mo na yun, ma-strengthen mo yun, yung mga strength mo, mas magiging master ka pa doon. Okay? So, yung mga weakness, pag sila din natin weakness, ano yung mga kahinaan, karupuan, no? After realizing, so, dapat, meron mo dapat alisin, no? Sabi ko, nasa transition kayo from childhood to adulthood. Nandun pa yung ngayon sa gitna. Kaya nga, minsan, meron pa yung mga tinatawag na isip bata, pero senior high na. No? Senior high na, pero attitude niya bata. No? Kasi nga, pinipilit yung iba sa atin, ano, sample lang, pinipilit natin maging kagaya ng mga parents natin, ng ating mga ate at kuya na nasa early 20s na, pinipilit natin maging sila kahit na hindi pa natin kaya. So, ano yung resulta? Rebellion. Yung iba sa atin, nag-rebelde sa mga parents, kaya ko na nga. Kaya ko na mag-isa. Hindi mo na kailangan sabihin kung ano yung gagawin ko. Yan, may mga ganun sa ating sa edad ninyo. Dumaan din naman ako sa ganyan. Naging rebellious din ako sa parents ko. But nung time namin kasi walang ganitong subject, hindi namin alam na meron pa lang dapat isa alam-alam. Okay? So doon nagkakamaling isa kaya meron mga napapariwara because of guidance. Oo, naiintindihan natin na nasa transition kayo, nasa identity crisis kayo, hinahanap niyo yung sarili niyo, yung self-discovery, hinahanap niyo yung sarili niyo. Pero minsan nagkukulang yung parents natin, yung mga adult sa bahay natin, para sabihin, kasi dapat yung mga adult ngayon, hindi na,
hindi na yung sinasabi kung ano yung gagawin. Much more on guidance sila, no? Coach, no? Coach lang. Hindi na sila yung, ano to? Yung sinasabi ba yung kada kilos mo dapat sila yung nagdidikta, yung mga dictator. Bawal yan, hindi ka sasama, matulog ka na, gumising ka na, gawin mo to, gawin mo yan. So, nung early stage natin, parang okay sa atin na gano'n, tinuturuan tayo maging responsible. Pero sa edad nyo na to, biglang nagbago, no? Biglang ayaw ko na inuutusan ako ni mama, ni papa, ayaw ko na nakikita ko sila na sa mga school event. No? Biglang may gano'ng transition, bakit kaya? Okay? So, yun ang titingnan natin. Kasi nga, nasa stage kayo na hinahanap yung sarili nyo. And hindi nyo mahanap yung sarili nyo kapag sila parents pa rin or sila adult sa inyong bahay yung nagdidiktas sa inyo. Kasi sila yung nagsasabi kung anong magiging ano ka. Kaya lang, deep inside you, gusto mong ma-discover din kung sino ka talaga. And para magawa yung sino ka ba talaga, ang nangyayari sa iyo, ginagawa mo, naghahanap ka ng mga kaibigan. Naghahanap ka ng mga kaibigan. And sometimes, doon nagkakaroon ng failure, mga kapatid. Kasi hindi lahat ng kaibigan ay maayos na kaibigan. Imbes na self-improvement, no? Ang mangyari sa inyo, ang nangyayari sa karamihan sa atin, sa inyong mga kabataan ngayon, ay self-destruction. Because of wrong choices of friends. Or sabihin natin mga circle of friends. So tingnan natin ngayon, para i-realize ko lang sa inyo, sino yung mga circle of friends mo ngayon? Are they making you improve yourself or are they making you destroy yourself? No? So, yun yung meron doon. Discover yourself. What are my weaknesses? What are my strengths? And after discovering that, you come to the next stage, which is self-improvement. How am I going to improve myself? Kasi kilala ko na sarili ko eh. Hindi mo pwede improve ang isang bagay na hindi mo alam paano gawin. Pero kung kilala mo yung sarili mo, okay, kilala ko na yung sarili ko, anong kalakasan ko, anong kahinaan ko, now I know how to improve my entire self. Okay? Next is self-realization. So, nag-advance pa na ako ng self-realization after discovering, you improve, and then you realize. Okay? Meron ng meaning. Yun yung sabihin ng realization. You already have meaning sa buhay mo. Kasi nga, kaya nahihirapan tayo minsan na nahihirapan tayo sa bahay, nahihirapan tayo sa eskwela, pagbuhat tayo sa mga kaklase. Kasi hindi natin pa na-realize kung saan talaga tayo. Yung question na, what is my purpose? Saan ako magaling? Saan ako nabibilang? Kasi siya, okay siya. Ang galing niya sa mga bagay na to. Ako hindi. Kasi nga, hindi mo pa na-realize yung sarili mo. And after nung praying na after nung subject na to, after nung personal development, you will come into a point at the end of the semester na ma-realize mo na hindi ko naman pala kailangan na maging ganon. Kasi meron ako sa sarili. Ganon tayo palagi. Halimbawa na lang, ano? Marami sa atin yung nasisiraan ng loob kapag hindi tayo magaling sa academics. Kasi siya ang galing-galing sa academics. Ako sa music lang ako magaling. Ako sa sports lang ako magaling. Meron kasi tayong ganong mentality na bakit kaya sa sports lang ako magaling? Ba't hindi ako maging magaling sa academics? Hindi nyo ba na-realize minsan si academics na magaling? Hindi na-realize nyo bakit ako hindi magaling sa sports? No? Mamaya din sa origins of perdem, daanan natin mamaya si positive psychology. Ganun kasi yun eh. Kulang tayo sa realization na strength natin yung meron tayo. Tapos ginagawa natin weakness yung wala sa atin. At minsan yun ang gusto natin abutin na hindi naman talaga tayo develop para doon. Hindi doon yung realization natin. Hindi doon yung purpose natin. For example, ang galing mo sa basketball, tapos naiingit ka sa magaling sa akad. Ikaw tamang standard ka lang sa akad. Ingit na ingit ka doon sa magaling sa akad until such a time na ang tingin mo sa sarili mo, bobo.
Na? Ang hina mo sa subjects, ang hina mo sa school. Kasi sa basketball ka lang magaling, hindi ka magaling sa subjects, sa math or science. But na-realize mo ba na si magaling sa math at si science, pinag-pray niya rin na sana magaling din siya mag-basketball, na sana magaling din siya sa sports, na sana magaling din siya sa music, na sana magaling din siyang kumanta, sana marunong din siyang sumayaw kahit papano. No? So, yun yung mga bagay na yun na minsan nasa atin na hindi pa natin na-realize. Yung mga elements na meron tayo, yung talents na meron tayo, kinukompare natin palagi sa iba. So, nawawala yung self-realization and praying na yung subject na tumakapon makatulong sa inyo kung saan ba kayo talaga magaling. And focus on that. Focus kung saan kayo magaling. Of course, try to discover. Nasa self-discovery nga tayo. Try to discover. So, ako kasi ganun din. Yung nasa edad nyo ko, discover ko rin muna yung mga areas na mahina ako. And after trying to improve myself, I suddenly realized na hindi ako made for that. No, hindi ako ginawa para sa bagay na yun. For example, hindi ako ginawa para maging singer. Ha? Hindi ako ginawa para maging scientist. Ano ba mga pinangarap ko dati? Hindi ko pinangarap maging, hindi ako made for, ano to? Sa newscasting, kasi pangarap ko rin dati maging newscaster. Hindi ako made for that. Pero, after improving myself, I then realized kung saan ako magaling. No? At hindi ko na pinilit yung mga bagay na at least na-discover ko na hindi ako magaling doon. And sana yung sa inyo, sa process na mangyayari sa inyo, dumating din kayo doon sa ganung point na ma-realize mo yung mga bagay na yun. Okay? Next! Ayun. So, that's the brief definition of personal development. Now, let's go on to the three domains and three influences ng personal development. So, nakita na natin ano yung mga sakop ng discovery, ng improvement and realization. Ano yung sakop niya? Okay? At ano yung mga nakaka-influensya sa kanya? Doon sa personal development niyo. Doon sa mga behavior ninyo na gusto niyong mabago. Sa mga behavior and attitude niyo na gusto niyong ma-discover. Ano yung mga sakop doon? Ano yung nakapaloob doon sa mga attitude na yun? At ano yung mga nakaka-influensya naman doon sa mga attitude na yun? So, three domains na sasakupan ay yung physical, cognitive, and psychosocial. First, yung physical, ano? So, physical development covers the growth of the body. So, yung personal development natin, hindi lang yung siya, pati yung physical. Yun yung mga nasasakupan niya. Growth of the body and the brain. So, kaya meron siyang kinalaman sa psychology, yung growth natin. Kasi meron brain na pinag-usapan, yung thinking and listening. And motor and sensory skills and even physical health. So, kasama yan. No? Huwag niyong kainisan ang PE. Huwag niyong kainisan ang physical education. Kasi a healthy body also has a connection to a healthy mind. No? Kaya pansinin niyo yung mga tamad sa pagkilos. Tamad na rin mag-isip. Pero pag active ang iyong katawan, active ka din mag-isip. May kinalaman kasi palagi yung katawan. Next is yung cognitive development. Pag sinabi natin cognitive development, which covers our capacity to learn, to speak, to understand, to reason, and to create. So yun, mag-develop yan. Kung noon, sa when it comes to creativity, tamang drawing ka lang ng bundok, may araw, tapos may palay-palay. So ngayon, siguro naman yung creativity mo much more than that. No? Mas may, kung mahilig ka mag-drawing. Pero lahat naman tayo doon nag-start sa ganung klaseng drawing. Okay? So, or also, so pagdating sa cognitive, pagitanda niya, pag-cognitive dito, yung sa physical kanina, yung physical development, it's our body. No? Yung entire system natin. Next is yung cognitive dito. Yung capacity to learn, capacity to understand. No? Next is psychosocial development. Psychosocial, no? With others. Psychosocial. Ha? Which includes our social interaction, yung pakikisalamuhan natin with other people, our emotions, attitudes,
self-identity, personality, beliefs, and values. So, yun yung nasa sakupan niya. Pag pinag-aralan natin itong personal development, yun yung definition. Self-improvement, self-discovery, self-improvement, self-actualization. Ngayon, ano yung sakop niya? Ano yung mga i-improve niya? So, yun yung physical, cognitive, and yung attitude natin, behavior, values. Okay? So, yung mga bagay niya. Next, influences. Ano yung mga nakaka-influence? Ano yung mga nakaka-dagdag, sabihin natin? Ano yung mga pag sinabi natin kasing influence, isipin natin yung sarili natin na na empty cup. Walang laman yung baso. Clear cup. Walang laman. Pag sinabi natin influence, ano yung mga nilagay mo doon sa empty cup na yun? So, just imagine, our personality is like a tabula rasa. Tawag namin doon ay tabula rasa. Empty capsule. So, yung mga nakaka-influence sa'yo, yung heredity, environment, and maturation, siya yung naglalagay, nagpupuno dun sa empty cup na yun. Sa empty capsule na yun. Dun sa brain mo. Sa walang laman mong utak, sabihin natin nung pinanganak ka, paano siya nalamanan? Those are the influences that we are talking about. So, pag sinabi natin heredity, or the inborn traits passed on by the generations of offspring. So, kung sinabi natin heredity, hindi natin mababago yan. Hindi mo pwedeng piliin kung kaninong anak ka. No? So, lahat ng attributes mo, traits mo, ay may kinalaman kung kanino kang anak sa biological parents mo. So, yun yung mga nakaka-affect ko sa'yo. Yun yung mga nakakadagdag sa iyong personality. Yun ang nakakadagdag sa iyong behavior. Yun yung nagpupuno doon sa empty capsule na utak mo. Next is yung environment. Ano yung kapaligiran mo habang lumalaki ka? Pag sinabi natin kapaligiran, hindi yung kalikasan. Sino yung mga tao habang lumalaki ka? Sino yung mga nakakausap mo? Sino yung mga kaibigan mo sa school? No? Sa simbahan ninyo? Those are the environment that you have grown up. Kung sino yung mga kasama mo palagi. Sila yung naka-influence kasi sa'yo. Kaya minsan tiyan natin, baka kaya ganyan ang ugali niyan. Kasi taga doon yan. So, kasi parang sinasabi ng mga tao na kaya ka ganyan kasi doon ka galing. Bakit kaya pasawayan joke lang ko. Bakit kaya pasawayan nung nag-college na? Kasi sa SAA yan galing. Bakit kaya siraulo yan? Kasi sa SAA galing. Kasi karamihan ang mga Agustinian, mga siraulo rin talaga. No? So, ako po mismo, Agustinian din ako. So, guilty rin tayo doon. No? Na kahit nasa Catholic school tayo, ang dami rin natin talaga alam na kalokohan. Okay, so isa yung sa mga factors kung bakit naging sino ako ngayon. Factors kung bakit kayo ganyan ngayon. So, tingnan nyo yung sarili nyo. Kung ano, ba't kaya pala ganito ako kasi doon ako lumaki. Kaya pala ganito yung pag-uugali ko kasi ito yung mga nagpalaki sa akin. Kaya pala ganito ako magsalita kasi ito yung mga palagi kong kausap nung lumalaki ako. So, yun yung may kinalaman sa influence sa'yo when it comes to environment. Next is yung maturation. Maturity. No? It's the natural progression of the brain and the body that affects the cognitive thinking and intelligence. Kung sinabi natin maturation, dito yun. So, parang magkarutong si cognitive and maturation. Cognitive maturation, ibig sabihin yung development ng ating utak. Maturity. Kaya minsan pag hindi mature, yung mga edad nyo ngayon, pwede natin questionin si cognitive. No? Ba't kaya siya pipunin? Ba't kaya siya inkintera? Ba't kaya siya hindi marunong makontento? Bakit kaya siya nang aagaw? Sabihin natin mga ganun. May kinalaman yun sa cognitive, meron yung kinalaman sa maturity. Again, pag sinabi natin maturity, minsan kasi sinasabi natin, ang mature mo na tingnan. Hindi naman yung sabihin ng matanda ka na tingnan. Maturity, more on the cognitive level. The way of thinking, common sense, may initiative. No? So, doon natin tinitingnan, doon natin dinidevelop. Yun yung sabihin ng maturity. Yun yung isa sa nakaka-influence. Ang brain natin, kung saan de-develop yan, and it's up to us kung ma-realize natin yan. Ang brain natin, sabi dito sa book, and by definition, pagdating ng maturity, yung cognitive level natin.
dapat nag-improve yan. Now, kung kailan yung mga bata, yung mga baby, pag inagawan mo ng laruan ng mga bata, iiyak hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nila. Kayo kaya ganun pa rin. Kapag inagawan kayo ng isang bagay, iiyak kayo at hindi kayo papayag hanggat hindi yung naibabalik sa inyo. Tingnan natin, baka unang hindi ka pa mature kung ganun ka pa rin mag-isip. Na kapag kinuha na sa iyo yung isang bagay, tapos hindi naman sa'yo, tapos hindi ka magiging masaya pag hindi na ibalik sa iyo yung isang bagay na hindi naman sa'yo. Kasi mga bata nila ganun, kahit na hindi nila laruan, basta gusto nilang laruan at hindi nila nakuha, iiyakan nila yan kagat hindi nila nakukuha. Kasi para sa bata, lahat na makikita niya kanya. Possessive yung bata. No, pagdating natin doon sa ano, sa developmental psychology na i-discuss ko, doon sa stages of development, pag diniscuss ko yun, makikita natin na yun pala yung ugali ng mga bata, na kahit na hindi sa kanya, gusto niya sa kanya. Kasi gusto niya, makasarili yung bata eh. Ngayon, kung sa edad nyo na to, 14 to 17, yung edad nyo ay ganun pa rin, ay yung thinking nyo ay ganun pa rin, na kapag kahit na hindi sa inyo, dahil gusto nyo, hindi nyo nakuha, magagalit kayo, iiyak kayo, tanungin natin yung maturity natin. No? Kasi yung maturity sign ng possession, it's dapat kung sayo, sayo. Kung hindi sayo, pabayaran. No? So, bahala na kayo kung paano nyo interpret kung saan nyo i-apply yung sinasabi ko na yun. Okay? Next, sige, move on tayo. Yun na. So, nasagot na natin, I think, tatlong questions na yung nasagot ko. Punta tayo dun sa origins, sa pinanggalingan ng personal development. No? Saan galing yung personal development? Dito, pag-usapan natin si humanistic and positive psychology. Ano yung origins niya? So, basically, pag sinabi kasi natin yung burden, sabi ko nga, hindi lang sa physical, pati sa cognition. No? Tandaan palagi, cognitive, cognition, thinking, reasoning. Magkakatulad din sila. Since ang psychology is the study of human thinking and behavior, so yan si psychology. Paano mag-isip ang tao, paano ang behavior ng tao, ang attitudes, ano yung mga, bakit kaya ganito mag-isip, bakit merong mga sirang ulo, no? Bakit merong mga, sabi natin, mag-February na, merong mga kulang-kulang, bakit kaya may mga ganun-ano? So yun yung sakop ng psychology. Since ang per-dev or a personal development ay yun nga, sabi natin sa introduction kanina, ay may kilalaman sa yun yung origin. Kaya meron tayong personal development. Siya ay sangay, siya ay branch, sabihin natin na. Hindi ako, hindi formal term yun na. Siya ay sabihin natin from psychology, nag-branch out siya into personal development. No? Hindi, kasi yung psychology kasi, sinasabi niya kung sino ka. Parang nilalagay kanya sa box. So, Errol Jason naman, psychology box, yan siya. Si personal development, bago ka niya i-box, tinitingnan niya muna kung saan ka nang galing. So, parang gano'n sa psychology. Bago ka niya ilagay sa box, yun yung si, yung kasi si psychology talaga, yung ina-box niya yung tao, na kaya ganyan yung traits mo, kasi environment, yung mga influences. So, yun yung panggagalingan niya. Ano yung mga previous experiences mo, kaya nag-result into this kind of behavior. Kasi meron pa naging history yan. No? Ang history naman ng tao, ganito yung ugali natin, hindi lang dahil sa panahon natin. Talagang kahit yung mga nuno natin, ganito lang talaga yung pag-ugali nila. Naiba lang tayo ng sitwasyon. Pero yung way of thinking natin, may kinalaman sa kanila. Okay? Yun. So, ayun. Origin ng per-dev is psychology because psychology studies thinking, cognitive, and behavior attitude. Also, si per-dev kasi, yun yung kinatry niya i-discover. Kaya, yun yung origin niya. And particularly, ang origin ng per-dev ay meron dito sa humanistic and positive psychology. Okay, so daanan ko lang sa Britano si pag sinabi kasi natin origins of per-dev,
yung question kasi ng psychology noon na paano natin, kasi ang daming defect, sabihin natin yung term ko, ang daming defect when it comes to the mental capacity ng mga tao. Ang daming, ba't yung hindi perfect, no? Hindi perfect yung pagkakagawa sa tao. Ba't yung hindi perfect yung thinking ng tao. Pagdating sa maturity, bakit hindi siya pwede magaling both sports sa kinetics at sa mental, sabihin natin sa academics, ba't hindi kaya pwede maging balance. So, yun kasi yung aim ni Perdel from psychology na ma-reach yung fullest potential, yung growth and meaning, sabi ko, meaning, may kinalaman sa realization. Yung sa growth, yung kanya, discovery and improvement. Yun kasi si Perdel. At si psychology, yun din yung kanyang question. Paano magiging perfect? Paano ma-answer kung bakit mayroong mga defect, sabihin natin yung defects natin, or mayroong kakulangan sa development ng tao. So, sasagutin din kasi ni Perdel yung tanong ni psychology na yun. Paano makakarating sa fullest potential ang isang individual? So, yun yung origin sa psychology. Kasi ina-answer nila yung question. Now, alam mo yung sir yung pagkakaiba ng Perdel sa ibang psychology. So, yung ibang psychology po kasi, minitil na nila yung ibang question. For example, may defect na. May ano na, sabihin natin kulang-kulang na. Sabihin natin hindi na proper, hindi na tama. Sa standard ng society, ang kanyang way of thinking. So, doon na papasok sa clinical psychology. Si clinical psychology kasi, dinidil niya na yung mga problema. So, si Perdel kasi, paano pala mag-discover? So, si clinical, dinidil niya na yung problema. Si Perdel, aalamin niya po muna kung baga nasa history and discovery si Perdel. Si clinical, wala na. Nandun na yung nakarating na sa problema. So, ididil na lang. Next, educational psychology. Bata, iba-iba yung way of learning ng mga individual. Merong mga bata na tinerm nila ngayon, ADHD. Ba't yan merong mga ganun? So, yun yung problema ni educational psychology. Paano mani-develop yung educational system para magkaroon ng learning. Okay? So, yun. Psychology, mainly yung humanistic and positive psychology, yung concern natin sa Perdel. Pag sinabi ni humanistic psychology, so human. Humanistic, ibig sabihin yung ano natin dito si ang pangalan ni Maslow. Si Abraham Maslow, ang kasama niya si Carl Rogers. So silang dalawa yung nagdadayo nito humanistic the hierarchy of needs. So makikita niyo sa book merong triangle. And yung nagde-develop daw, sabi ni humanistic psychology, nasa psychology na tayo, ulit yung mga kapatid, parang yung malito. Origins of Perdel, psychology. What field of psychology in particular? Humanistic and positive. Pag sinabi natin si humanistic, ano daw yung nagpapadevelop? Ano yung mga reason? Ano yung mga influences? Kaya nagkakaroon ng self-discovery. Para makarating doon sa tatlong ito, sa discovery, improvement, and realization, ano yung mga nakasaalang-alam, ano yung mga bagay na tinitingnan dapat? So sabi ni Abraham Maslow, merong triangle of hierarchy of needs. Depende sa needs ng tao, kaya bago siya makarating doon sa kanyang fullest potential. So pag tinignan nyo doon sa picture na sasend ko sa inyo sa libro, sana malinaw yung copy, ay yung sa pinakababa, yung pinaka-basic, which is psychophysiological, yung pagkain natin, yung pagtulog, yung mga kailangan na ginagawa ng tao, no? Pagkain, pagtulog. Okay, next is yung safety, next level, no? Paano kaya ang mga sinasabi ko ngayon, yung hierarchy of needs ni Abraham Maslow sa kanila Carl Rogers, ano yung hierarchy of needs, sir? Ito yung mga levels of needs, mga pangangailangan para makarating mo sa fullest potential ng tao. Ano yung nagiging, ano yung ginagawa ng tao para makarating dun sa fullest potential niya? So yun, kailangan niya ma-address yung physiological, eating,
sleeping. Next level is yung safety, money, bahay, basta yung sa may kinalaban sa kanya security. Next is love and belongingness, third level, no? Higher level. Yung kanyang friendship, family, and romance, sabihin natin yung intimacy. Yun ang kanyang mga needs. Yun yung nagdadrive sa kanya into self-actualization. Next level is yung esteem. Pag sinabi natin esteem, E-S-T-E-E-M, yung kanyang mga accomplishments. So, nakakatulong kasi yung mga accomplishments. Again ha, ang accomplishments, mga kapatid, hindi lang school accomplishments. Kahit sa community natin, pwede tayong magkaroon ng accomplishment. Sa sports, meron tayong accomplishments. Count mo yun. Hindi porket wala kang medal nung graduate, wala ka ng accomplishment. Yeah, yung mga simple accomplishment natin with our friends, no? Nakatulong ka sa kaibigan, nakatulong ka sa iyong kamag-anak, those are accomplishments. So, isa yung sa nag-drive sa atin, sa isang individual, into self-realization. And the highest level, yun nga, is yung self-actualization. Yun na yung fullest potential, yung taas, yung self-actualization. Okay? So, pagdating na, yun yung humanistika, yung particularly, dumadating daw sa self-actualization yung tao by addressing yung mga needs na yun hanggang makarating siya sa pinaka-mataas, which is finding meaning and realization about life. Okay? Next is yung positive psychology. Ano naman si positive? Ito maganda si Steve. Positive psychology. Sinabi ko na ito nung umpisa kanina. Si positive psychology kasi dahil sinasabi siya na paano mai-improve yung tao eh nature ng tao na i-degrade ang kanyang sarili. For example, galing ka sa lahat ng nakapaligid sa yung environment mo is degrading. Sabihin natin na wala kang pera, wala kang trabaho, ano to? Maliit ang bahay, hindi maganda yung pag-uugali ng mga nakapaligid sa'yo. Sabihin na lang natin, kunyari, yung idea ng gera, sabihin natin. Isipin niyo yung gera, kasi yung sample nito ni Martin Seligman sa kani Mihai Chiket Mihai. So, pag binasa niyo yan, ang hirap kasi pagbigkas nung pangalan ng author nitong positive psychology. So, yung isa ay si Martin Seligman, yung isa ang basa nung sa kanyang pangalan ay Mihai Chiket Mihai. Mihai Chiket Mihai. Hindi siya Korean, hindi siya Chinese, siya ay Bulgarian American. Bulgarian. Yung siya galing. Yung parang Doncic, Lubitsky, kaya ganun yung mga, yan sa kanyang Chiket Mihai. Hirap din kasi yung mga pangalan na. Okay? So, from yung experience kasi dun sa World War II na nakita nila, ay depressed yung mga tao. Now, kailangan nang ibalik yung industry. Kailangan na ng tao hindi na makipagdigma, kundi maging productive na. Paano na itataas ang ekonomiya, ang economy? Kasi tapos na, kaya lang, lahat ng citizen nila during that time, depressed, galing sa gere, depression. So ngayon, naisip nitong dalawang to, ayoko nang magiging yung pangalan, hindi nang positive kasi, naisip ng dalawa nito yung nag-up-ups nila yung positive psychology, which is, ang focus is not the weakness of the person, but the strength of the person. Yung positive. Yung tingnan natin sa isang madilim na area, kunyari nasa dagat yung mga na-experience ng pag-travel sa dagat ng gabi, kahit na pagkalayo-layo ng isang bangka na meron lang siya ng dibdib na pula at green na ilaw o blue, kahit ang layo nun, makikita mo siya. No? So yun yung kanilang idea na kahit may isang positive aspect lang yung buhay na makikita ng tao, makakarating siya dun sa self-actualization. Okay? So kanina, si Maslow, sa humanistic psychology, sabi nila yung needs. Magkaiba kasi yung video nito. May needs na ina-address si tao, si individual, para makarating sa self-realization. Samantala, ito naman si positive psychology, iba naman yung sa kanya, hindi need sa kanya. Sa kanya, dapat lang matarget natin kung ano yung positive dun sa tao. Ano yung natatanging maganda dun sa buhay ng tao na yun. And from that, yun ang mag-drive
drive sa kanya into self-actualization. Okay? So yun. So it's either love, work, or play. So saan? Sa marami kasi aspeto ng buhay na dapat mong tingnan. For example, tingin mo sa iyo na down ka yung mga sample ko kanina. Ang hirap ng buhay, walang kaibigan, walang may gusto sa iyo, nire-reject ka ng lahat. Then, paano ka makakarating dun sa actualization? Eh, ang dami mong pabigat sa buhay. Diba? Ang daming rejections, ang daming problems, ang daming anxieties. Pagtingin mo ng Facebook, puro problema nakikita mo. Punta ka sa Twitter, puro bash. Diba? Ang daming pangit. Tapos nakikita mo dun sa ano, sa pages ng iba, ang daming followers, ang daming likes, ikaw wala. Ngayon, so yung mga bagay na yun, yung nagdadrag sa individual pababa, sa positive psychology ako. Yun yung mga bagay na now, kung si individual ay magpo-focus doon sa bagay na yun, magpo-focus siya doon sa kung ano yung nagdadrag sa kanya na negativity, so hindi siya makakarating doon sa taas, sa self-actualization. Kaya sabi ni nung dalawa, ni ulitin ko na alam, ni Seligman sa kanyang Chiket Mihai. So, ayun, kailangan meron lang tayong mag-trigger na isa doon. Kunyari lang, you have a perfect family, kumpleto kayo. Your parents are loving. Hindi ka pinapabayaan, kahit mahirap na sila, ginagawa nila ang pag-aaral mo. At least, 3 times a day, kumakain pa rin kayo. No? Dapat mong ipagpasalamat yun, kasi yung iba hindi ganun. Yung ibang bagay, yung ibang tao, masaya na sila, mayaman na sila, but are they complete? Kompleto ba sila? Mayaman na sila, pero maayos ba ang kanilang relasyon sa loob ng bahay? Eh kayo, kahit na mahirap ang buhay, kompleto kayo, masaya kayo. So dapat yun ang focus, sabi ng positive psychology. And by triggering that particular example, or by just discovering that particular positive in your life, so darating ka rin sa self-actuality. Yun yung in-nurture mo. Yun yung pagbubutan mo. Hindi yung papadala ka dun sa mga negativities. Dapat yung nag-iisang positive na yun, siya yung magdala sa'yo patas. Okay? So yun si positive psychology. Okay? So sa work, no? Kaya sabi na ako, paniniwala ko rin, do what you do best. No? Kung saan ka magaling yung gawin mo, and eventually, success will follow. Particular sa mga teacher, no? Yung mga teacher na galing dito sa school, gusto nila kasi greener pasture daw, mas malaki daw ang pera sa public. So ang ginagawa nila sa private school, sa SEA, dinadaan lang nila habang nag-aantay sila ng kanilang results sa exam and license, private muna, tapos punta sila sa public kasi greener pasture, mas mataas daw ang sahod. Yun, tingnan natin. Marami tayo nakikita na from SEA, tapos nag-public, parang wala pa rin sila sa greener patch pasture. So, yung mga teachers natin dito sa SEA, kahit nang mababa lang yung sahod, bakit kaya parang mas overwhelming yung blessings ng buhay? No? It's because gusto namin yung ginagawa namin. We love what we are doing. May kasama kasing pagmamahal ang mga ginagawa. Instead, kung nasa public ka, malaki na yung sahod, hindi ka naman masaya. So, pwede stress eating, no? Stress buying, hindi na nakakaipon. So, isang bagay lang yan, pwede sa work. And of course, when it comes to play, so, yan, maraming aspect ng buhay na dapat i-consider and hanapan ng positive side. Okay? So, ito maganda. Life is worth it to be. Yun yung sinasabi natin. And instead of saying, what's wrong with me? My dear grade 11 students, most of you are telling this to themselves. Ito pa kaya sinasabi niyo sa mga sarili niyo, ano bang mali sa akin? Bakit ayaw mo sa akin? Ano bang wala sa akin na meron sa kanya? No? Bakit yung kapatid ko ganito? Ako hindi. What's wrong with me? Bakit si kapatid, ang daming, si ate, si kuya, si bunso, ang daming papuri from parents, what's wrong with me? Bakit siya pinapayagan? Bakit siya hinahayaan lang ng parents? Ba't ako hindi? What's wrong with me? No?
So sabi ni positive psychology, instead of asking that question to yourself, again, it's dragging you down. Yeah, hinihila ka niya pa, what's wrong with me that's negative? Pagbigat yun, anong malit sa akin? Instead, ask the question, what's right with me? Anong tama sa akin? Anong mga bagay na maganda sa akin? Bakit hindi ako pinapalabas ng bahay masyado? Bakit kaya ang strict ng parents ko sa akin? Bakit? Because there's something right sa'yo. Kasi ayaw nila na ma-impluensyahan ka ng masasamang kaibigan. Kasi nakikita nila sabi natin diamond, sabi yung precious jade, nakikita nila sa'yo eh. And natatakot sila na kapag na-expose ka dun sa labas, masisira yung tinitreasure nila na yun. Sa mga strict parents, ayun yung advice ko sa inyo. Nandun kasi nasa ganung level kasi yung mga parents ninyo when it comes to ayan, sa strictness, sabihin natin. Kaya huwag nyo yan yun. What's right with you? Kaya huwag nyo sa tanongin na, bakit ba ako hindi pinapayagan? May mali ba sa akin? Wala ba silang tiwala? Instead, ask ako, ano kaya meron sa akin kaya iniingatan ako nila? Ano kaya meron sa akin kaya iniingatan ako nila? Okay, so, yung mas magandang tanong. Sabi ni positive psychology, okay? So, yun. Next! So, yung ilang oras na ako. Pag isang oras na pala ako. Okay? Ano na lang ito? Tatlo na lang. Okay? So, sana hanggang ngayon may nakakasunod pa rin sa discussion ko, no? Sige. Now, yung pag-ilang question ko sa module, actually wala siya sa learning activities, nandun siya sa learning objective. Okay? So, yung spiritual religious beliefs influences. So, ano yun? Ano yung influences ng religious and spiritual beliefs? So, ito yung hindi kasi sa atin, either you're a Muslim, either you're a Catholic, or any Christian denomination na kinabibilangan mo, kung ano yung spiritual aspect ng iyong buhay, spiritual beliefs, religious organization na kinabibilangan mo, sila yung nagdidikta sa personality mo kasi. Sila yung nagdidikta ng norms and ethical choices. No? For example, Muslim ako, ang ethical choices sa amin ng mga Muslim, since lalaki ako, pwede ako mag-asawa ng hanggang apat as long as kaya kong buhayin. So, ganoon kasi sa mga Muslim. Hanggang apat, pwede ka mag-asawa. As long as pwede mo kaya mong buhayin yung pamilya na yun, yung apat na pamilya na yun. Well, in Christianity, we believe in yung isang asawa lang sa Christianity. Okay? So, yun yung ethical choices natin. Depende sa religion natin. At yung religion natin, yun ang didikta sa mga ethical choices na yun. Yun yung nakaka-influence sa atin. Okay? So, yun. Isa pa rin, goes under the number 5, religion and politics. Sa religion and politics naman, balikan ko yung sinasabi ko kanina na thinking, yung cognitive, no? na domains ng personal development. No? Pagdating kasi sa religion and politics, na tingnan niyo yung sarili niyo na dumating sa point ng inyong buhay na parang may concern ka na sa society. Yeah? Kasi nasa edad kayo, nasa tamang edad kayo na maging concern kayo sa society. Na meron na kayong, parang alam niyo na yung lahat, dumating kayo sa point na yun. No, tanong ko lang po yung mga nanonood pa rin ngayon. Tanong ko lang, dumating ba kayo sa point ng ngayon, sa edad niyo ngayon, dumating kayo na parang may solusyon kayo sa problema ng bansa. Na? Dumating kayo sa point na parang alam niyo dapat yung verdict, alam niyo dapat yung judgment sa mga issues na kinakaharap ng ating lipunan. Dumating kayo doon. Yung pati education, yung modular, diba? Yung way of teaching, parang alam nyo yung dapat na ginagawa ng mga mas nakakatanda sa inyo. So, kasi nandun yan. Nasa edad kayo na ganyan. Hindi mali yan. Hindi ko rin masabing tama. Pero, nandun lang tayo sa pagkasunduan natin na nasa tamang edad kayo to ask questions. Nasa tamang edad yan. You are
you are inquiring, you are posing problems, no? You are critiquing the administration, the education of our society. Nasa tamang edad kayo to ask that questions. Okay? And yun nga, because of your influence sa politics, sa religion, you form your own beliefs, no? Tanong ko na lang, yung sabi ko kanina, dumadating kayo sa point na parang kayo mismo gusto nyo na magtayo ng sariling school, kayo mismo gusto nyo na magtayo ng sariling relihiyon, di ba? Kasi nga, ang dami nyo na di-discover. And sa mga di-discover ninyo, parang meron kayong definite answer dun sa mga questions na yun. And nakakaramdam kayo na dapat ito yung nangyari. So, post agad. Dapat ito yung ginawa eh. Mali ito. Post agad. Hindi ko sinasabing mali, pero hindi ko rin sinasabing tama, pero nasa tamang edad kayo to really experience those instincts. Nasa tamang edad kayo. Okay? So yun lang, let's proceed now to the changes na ginawa ko sa inyong module. No? Particularly sa reflection. Yung learning activities, like what I said from the previous semester, ito yung nagko-compose ng inyong written works, quizzes, mag-test, ito yun. Short quizzes, ito yun. Pero padating sa reflection, ito yung mas malaking percentage. Kasi si written works ay 35% of your whole grade. Si learning si reflection or si performance task ay 40%. Mas mataas siya ng 5% from the written works. So, tingnan natin kung sino yung makakasunod. I-grade ko, depende sa isa sa 15, kung na-follow niyo yung binago ko dito sa module ninyo. Okay? So, cross out na to ha. Yung nakalagay dyan sa inyong reflection, write your thoughts and feelings about, cross out na yan. Hindi yan gagawin. Tingnan ko ha kung sino yung makaka-follow ng aking instruction. And that will be graded in your performance task kasi may binago tayo. Okay? So, reflection. Ay, ito muna pala. Number 7 muna to do. Yung sa notebook ninyo, gagawin ninyo siyang journal. No, hindi siya notebook kagaya ng English, math. Hindi. Yan ay magiging journal or it's like a diary na personalize mo. Personalize, ibig sabihin kung yung notebook na hawak mo, okay? So, si notebook na hawak mo ngayon, make it personalize. I-personalize mo, design mo, sino ka, lagyan mo ng picture mo, lagyan mo ng mga influences mo, BTS, kung sino man ang naka-influence sa'yo. Yung makikita ni sir na pag tingin ako yung notebook, okay, kay Errol to kasi ito yung mga nakaka-influence sa kanya. Yung timong pag tingin ako yung notebook, alam ko na kay Errol to yung notebook na to. No? Kasi unique. No? Ipakita nyo yung uniqueness nyo doon sa notebook ninyo. And it is a journal. No? Now, yes, provide 2 journals para salitan sila. No? Okay, sana malinaw yun ha. 2 notebook, pwedeng magkahawig sila, magkamuka sila, kasi same yung design, same yung personality. Pwede nyo rin pag-ibahin. Basta nandun yung identity ninyo. Kung sino si Errol, ma-distinguish ko among other notebooks na sa kanya yun kasi nag-iisa. Okay? Baka may gumawa, no? Yung ibigay na notebook sa akin, plain lang. Tapos, mag-message sa akin ng justification na, sorry sir, wala kasi akong benta. Kaya vacant lang yung ano. So, wag naman po sana ganun. Of course, doon tayo sa positive psychology. Hanapan natin ang positive side ng buhay. Next, pinakauna sanang makita ko doon sa first page ng inyong notebook, ito. Agreement with myself. So, wala kasi ako notebook dito sa classroom natin. May notebook ba ako? Sorry, wala. Walang notebook dito sa... So, sa first page ng notebook, lagyan nyo doon sa taas ng agreement with myself.
hindi yung pinaka-title niya. So, ano yung agreement with myself? So, list down the things that you want to learn and change about yourself. So, ilista nyo doon. By number, by bullet. Tingnan natin kung ano yung mga gusto mong matutunan, hindi sa subject at matutunan at mabago about you. No? Hindi sa subject. What are the things that I want to learn and change about myself? Ano yung mga bagay na gusto kong baguhin? So, kung meron kang mga negative traits, ano yung mga gusto kong baguhin dun sa mga negative traits na yun? No? And ano yung gusto mong ma-discover or to learn about yourself? Ilista mo rin siya dun. No? So, be creative enough kung paano mo siya. Huwag kayo maging technical dito sa psychology subject. Again, sabi ko, hindi ako basta teacher na maging great sa inyo, I would be your facilitator, no? Or a guidance counselor, let's say, kahit na inagawa mo na ng trabaho si Ma'am Pinky sa grade 11 lang. Okay? So, I would be your facilitator, I would be your guidance counselor, at least sa subject na to. Okay? Kaya huwag nyo siyang itrato na as parang math lang or science subject or English subject na kailangan technical yung mga nakasulat. Baka mamaya pag hindi mo nilagay ito, baka mamaya hindi maganda yung pagkakasunod-sunod kong malingan ni sir. Okay? So, tingnan natin, tutulungan ko kayo dito sa personal development. I will help you discover, improve, and realize your fullest potential. At magtulungan tayo. Ibigay nyo yung mga hinihingi ko and tingnan natin kung paano tayo magkakatulungan. If you wanted to be helped, kung gusto mong matulungan, okay, kung gusto mo. Kung ayaw nyo, huwag naman. So, bigyan natin ng chance yung sarili natin. Okay? So, yun. At the end of the semester, no, kaya pinapasulat ko yung sa first page pa lang, ilagay nyo agad yung agreement with myself. Para pagdating ng end ng school year natin, I think April, no? Pagdating natin doon, makikita mo kung anong nag-improve sa'yo, ano yung natutunan mo at nabago sa'yo. Tingnan natin. Kaya dapat sa unahan may agreement sa sarili ko. At yung agreement, ano nakalagay doon, sir? Ano ba, essay ba? Hindi. I-list mo lang yun. You can talk to yourself, no? Kausapin mo yung sarili mo. Ano mo mga mabaguhin ko sa sarili ko? Ano mo yung mga gusto kong matutunan sa sarili ko? Sulat ko doon sa first page ng notebook na kahit anong notebook ka, pwedeng notebook ng school, mas malaking notebook, no? Yung as in personalized talaga na makikita natin. And kasi hindi lang siya basta notebook, journal yung itsura niya. Kasi ibabalik ko yan sa inyo from time to time. And I will let you keep that. And lalagyan ko rin yun ng mga, kunyari may questions kayo, and meron kayong, may nagbabag-abag sa inyo, doon tayo mag-uusap. So, kaya sabi ko parang inagawa ko ng trabaho si Mamping because I will make myself like a guidance counselor sa mga grade 11 kasi yun ang hinihingi ng subject na to. Okay? Next, after nun, ito may mga sabi ko, what are your concerns as adolescent? So, answer this. Yeah? Answer this by making a question. What are your concerns? Sa edad mo ngayon, ano yung mga concerns ninyo? Ano yung mga bumabagabag sa inyo? Ano yung mga nagpapahirap sa inyo? Ano yung mga tanong nyo sa buhay? No? Hindi lang sa subject. Ano yung mga tanong nyo sa buhay? Write those down. Sulat nyo yan. Sa notebook, journal yan. Hindi ko yan ipapakita sa ibang teacher. Kung napanood nyo na yung ano, The Freedom Writers, for sure pinanood niya sa inyo ni Miss A. Kasi alam ko si Miss A magpanahilig magpanood mo sa grade 10. Freedom Writers. Pinagawa sila ng journal. Okay. Pero yun sa kanila kasi pre-namis ng teacher nila na hindi bubuksan. Sa akin yung, hindi, i-check ko yun na from time to time. So, provide me two journals, personalize, and ito yung mga content. Next, gusto ko rin makita doon sa reflection nyo, as part of your performance task, yung, what is your definition of happiness? Para sa iyo, ano yung kaligayahan? Ano ha? Pwedeng, it could be sino? It could be bakit? Basta, para sa inyo, ano yung happiness? Okay? So, sana maraming natutunan. Of course, hindi lang natutunan. Sana maraming na-realize. I know hindi lahat ay merong tiyaga na patapusin at
panoorin na buo yung mga videos ko. Pero ang nagpupush na lang sa akin sa positive psychology, ano, ang nagpupush na lang din sa akin para gawin ito kahit na mahaba, at least merong isa o dalawa sa inyo ang nagtsatsaga na panoorin ito ng buo. No? Sa ang grade 11 ngayon, parang nasa 80 to 90 kayo, hindi ko sure, yung mga nag-enroll. Kahit na merong isa o dalawa, okay na ko na pinapanood ng buo yung video. Okay? So, dun sa mga walang pakialam, sa inyo yan, it's your loss, not mine. And sayang kasi yung pinayag niyo sa school kung wala kayong matutunan, and particularly sa subject na to. Okay? So, yun lang, I'm expecting your journal, your diary, your notebook na ganito on Friday. Okay? So, January 15. And ibigay ko na rin yung module. So, yan lang po. Maraming salamat.